lahi, nandiyan pa lang kayo. Okay, so guys, ayan, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, dito tayo sa hayupan natin. Mga rabbits natin, mga maises natin nandito. So, this vlog is for... Kasi daga ko, 1 female and 9 babies. Congratulations na sa daga mo. Sana maging breeders din ako katulad nyo po. Tulang po kasi dagang costa ko, 1 male, 1 female. Sana po mag-content kayo kung saan po kayo unang nag-umpisa. Hehehe, notice. Yan, na-notice na kita. Another question is, asan na ba yun? Mayroon ng screenshot na. Isa pa niya sinabi. Ayun, tapos i-share ko daw. Ganito, ganyan. Okay, so i-share na natin yan. Salamat sa'yo, Denver Vlog, sa yung pag-comment at panonood dun sa mga mice vlog ko. Okay, so simulan natin kung saan ako nagsimula. Okay. So nagsimula kasi ko, nagkaroon ako na ball python. Yan. Kasi nag-alaga ako for the income din ng ball python. Kasi magician nga ako, ginagamit ko yung ball python sa magic show. Wow! Siyempre, kapag madami kang nagagamit ng mga animals, mas nag-i-increase yung price mo. Okay, depende na sa paglalabas mo doon sa show. Or, depende pa rin yun doon sa paggamit mo sa kanya. Okay? Kasi di naman pwedeng ball python itself lang yung dadali mo. And then, syempre, ang ball python kailangan kumain. Which I research na ang pagkain ng ball python mice. Mga mices yung pagkain ng ball python. Okay? Yung mga mice na yan. Okay, nagsimula ako. Hindi ako sa pet store bumili ng pakain kasi nga sa pet store is 103. Ibig sabihin, any kwan yun, any gender yun. So talagang 4 feeders lang siya. Okay? Pero nag-try din ako bumili ron. Pero hindi ako doon bumili, sa breeder din ako bumili. Yung mga una-una kong mga breeder is mga feeder pala muna, hindi muna breeder. Bumibili ko na 20 pesos each, ganyan. Kapag medyo marami, binibigyan ko na 15 pesos each. Mice yun ha, mice, hopper pa lang yun. Bumibili ko ng mga 5, ganyan. And kasi ang pagkain lang ng ball, ang pagkain lang sa ball python ko ni every after poop, pag nadumi na siya, yun, pwede mo na siyang linisin, pakainin, yun. Kasi ang doon sa ball python ko, ang kwad ko sa kanya, ang gawa ko sa kanya dati, hindi siya nag-i-strike kasi may mga ball python na nag-i-strike. Any kind of python naman pwede mag-strike. The good thing do sa ball python is wala siyang venom, wala siyang lason. Kagating kawan niyan, alasin ang lason, hindi ka mamamatay. Wala, walang lason ang ball python.
Okay, so doon talaga ako nagsimula. Pero nung bata ako, naalala ko, nagbili na rin kami ng dagang costa dati ko tawagin. Hindi naman albino mice, hindi naman natin alam dati yan. So ang kwan, nag-alaga ako isa yata or dalawa. Tapos ang cage na nabibili kasi sa pet store is yung cage na gawa lang sa kwan, sa screen. Yun kasi pinakamura eh. Kapag nag-bin ka kagad, yung may mga bilog-bilog na ganun, mahal yun. Tsaka nakaset yun. So, nagkaroon ako ng idea kasi nga, weekly, kakain ng ball python mo. Okay. Pero hindi na ako doon sa breeder bumili ng kwad ko, ng panimula ko. Doon ako bumili sa pet shop na. Tapos, I learned how to gender. Okay? Kasi nga, tulad nito, may nakikita kasi ko sa Facebook na may lumalabas na brown, may lumalabas na gray, may lumalabas na mga tawag nito, na hindi white talaga, pure yung kanila, yung mga mices nila. Some says na dahil doon sa history noong breeding history nila, kasi pwedeng nag-mate sila from black to black, tapos na-mate yung anak nila black to gray, na-mate black to brown, tapos naging black to white hanggang sa nagkaroon ng pure white, tapos si white to white nag-mate, nagkakaroon, lumalabas yung genes ng itim, ng brown, ng gray sa kanila. Pero as far as dito sa maisery ko, dito sa mga alaga o mga mice, wala pa namang nagkaganon. Wala pa lumabas na black, gray, brown, or whatsoever na kulay. Wala pang lumabas sa ganon. Pure white lang sila lahat. Puro albino lang talaga sila lahat. Okay, so congratulations nga pala once again. Dahil nanganak na yung mice mo. Doon ako nagsimula. Doon sa trio. Dalawang babae, actually, hindi pa nga kwan yun eh, hindi pa nga sure yun. Kasi sa pet store, hindi mo naman masasabi na, kuya, kailangan ko isang lalaki, dalawang babae. Hindi nila sasabihin yun. Lalo na kung wala ka namang idea kung paano i-gender yung mice. Well, madali lang naman i-gender yung mice actually at the pinaka-bata, ma-gender mo na yung mice. Madaling-madali lang. Pero mas mabilis siya kapag mga nasa kwan na. Nasa hopper mice na or nasa wind na siya. Yung kumakain na siya kasi lalabas na ron yung dalawang egg balls niya. Okay, tapos syempre kapag walang egg balls, female yun. Okay, tapos doon sa kwan, madali lang. Kung meron kang one pair, madali lang. Basta kapag nanganap yung mice mo, yung 9 na yun, that was a good number na. Kasi habang tumatanda yung mice, yung breeder na female mice, habang tumatanda yan, pabawas na ng pabawas, kasi syempre pahina na pahina yung katawan nila, pabawas na ng pabawas ng production yan. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami yung anak ng mga mice ko. Actually, meron ako dito mga sample. Dito, meron dito, first kakaanak lang ngayon, tapos meron na tayong mga how many days na anak. Tapos meron na tayong mga bagong breeder. Okay. Ang pagpili naman ng breeder, wala naman sa kanila kasi mga kahit magkakapatid sila, they can breed. Wala naman magiging problema sa mga mice. Wala naman silang inbreeding, wala naman silang mga ganun, wala tayong problema diyan. Tapos kung gusto mo, isort mo na yung mga mices mo. For example, dito sa bin na to, all female. Dito sa bin na to, all male. Para madali mo pa, tapos lalagyan mo lang ng kwan na nakalagay dyan sa mga bins na yan. Nakalagay dyan, kung all female, ito. All male, ito. Lalagyan mo lang na indication dito, tapos kung saan sila nang galing para mas mabilis. For example, itong bin na to, may nakalagay, old breeder. Alam mo na yung old breeder na yan, pag nanganak yan, old breeder sila. Tapos doon mo makikita, doon mo ma-re-record kung ilan yung naging anak niya, kung ilan yung kanya, kung papahina na ba siya mag-anak, kung malakas pa rin siya mag-anak, that is a good breeder. Nakalagay dito, new breeder. Kung malakas pa mag-anak yung new breeder mo, or hindi. For example, dito, meron tayong
meron tayong new breeder dito. Tapos hindi ko pa bilang to. Tapos ito rin, new breeder din yung galing to. Hindi ko pa rin bilang to. Pero papakita ko na lang sa video, mamaya, kukunan natin. Tapos kung kaya nating ma-count, ika-count natin. Tapos ito mga gagawin nating new breeder to. Pero doon sa one pair na sinasabi ko na yan, okay na yan. Basta ihiwalay mo lang yung lalaki. Kasi, unang-una, isa lang yung female mo. Si lalaki maghahanap ng mare-rape kaya. Pwedeng magselo siya doon sa mga anak. Kasi, habang may anak ang mice mo, hindi yan magpapagalaw doon sa male. Hindi ala silang sexual interest. So, kaya ihihiwalay mo. Tapos, ngayon, pag marami na sila, kunyari, hopper na to or wind na tong mga to, kumakain na. Pwede mo na siyang ihiwalay. Basta automatic na kumakain na or umiinom na, automatic yon, pwede mo na siyang ihiwalay from the mother. Okay, doon ka na makaka-harvest. Tapos, papalakihin mo lang yung mga bagong harvest mo. Tapos, mga how many weeks lang yan, pwede na silang mag-breed. Okay, so pinakamaganda ron, yung original mo, ihiwalay mo ng pin, tapos ihiwalay mo yung male and females mo, so tatlo rin magiging pin mo. Kung gusto mong gawing lahat breeder yung female na naihiwalay mo, pwede naman yun. Pwede mo naman dito kay daddy nila, kapag ready na silang mag-mate, dito sa daddy nila, pwede mong ilagay yung daddy nila doon sa all female na yun. Tapos, bahala na siya magtrabaho doon. Pero wag mong ihiwalay, wag mong isama yung original mo. Kasi syempre, original mo yun. Para malaman mo kung ilan yung mag-aanak niya. Kung meron bang taas ng percentage doon sa mga anak. Or bumababa ba? Saan ka ba nagkamali? Kulang ka ba sa tubig? Kulang ka sa pakain? Doon mo makikita yun. Okay? Tapos, ang suggest ko lang, lagi mong ihiwalay yung male. It's either na bumili ka ng maliit na bin para sa kanya, para kapag buntis or manganganak na yung female mo. Kasi yung female, makikita mo naman niya pag manganganak na eh. Sobrang laki na nung ganito niya. Sobrang laki na nung bumps niya rito sa taglira niya. Kita-kita mo naman niya. Kala mo bola na lang yan eh. Pag ganun, ihiwalay mo na ng bin yun. Ilagay mo na sa nursery. Doon na siya mga anak. Para nung ginagawa ko ngayon, para mas madami yung rate ng mabubuhay kaysa sa mamamatay. Okay? Ngayon, kung sabay-sabay naman silang buntis na malapit ng kwan, ihiwalay mo na yon. Kasi para silang dalawa, hindi man sabay silang mga anak, silang dalawa, mag-aalaga ron sa mga kwan, sa mga bagong panganak. Silang dalawa magpapadede. Okay? So, kung meron ka pang ibang tanong, just comment down below. Tapos, kuha natin yan. Gagawa natin ng video yan. So, ito na yung mga video na sinasabi ko sa inyo kanina. Let's go! Alright, so guys, sana meron kayo natutunan dito sa video na to. Maraming salamat nga pala. Hi! Ayan, lalagay ko na lang dyan. Doon sa nagtanong. And bye-bye!